sandalan. Andito kami para sa inyo dahil lagi GB, basta ka-feeling ka. O, diba, girl talk tayo for yes. today? Alam nyo, bago natin basahin ang mga letters ninyo, mga katropay, mga messages nyo muna online ang ating uunahin. Ano-ano na nga ba yan? Yes, by the way, shout out to Gira, Kring, and Miyuki. Nag-send sila lang ano, super oh, chat sa YouTube. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, nasaan? We really appreciate it. Yes. Okay, for our first letter. Ayan. Ito nga, bago natin kausapin ang ating ka-feeling for tonight, magbigay muna tayo ng advice sa mga ka-tropay natin nag-send ng mga questions nila. So, ito na ang unang question. Wow! This is from PE. Sabi niya, napansin ko na ginagaya ako ng isa kong classmate. Nung nagpakulay ako ng buhok, nagpakulay din siya. Nung bumili ako ng sapatos, bumili din siya. Pati favorite band ko, fave na rin niya. Ngayon, tinatanong niya ako kung anong susuotin ko daw sa Christmas party at nakikreepyhan na ako. Tama ba na iwasan ko siya or running lang ako? This is from PE. Alam mo, naalala ko yung mga movies na parang may babae, tas ginagaya niya yung certain girl. Parang idol na idol niya talaga. To the point na pati yung boyfriend ng isang babae, gusto na rin niyang kunin. Yung parang yung as identity. Lahat talaga. Gusto oo. Na niyang akuin yung identity ng person na yun. Kaya medyo feeling ko, napanood mo yun siguro, PE, no? Kaya naka-creepy ka. But siguro my, ano, my advice would be, kausapin mo muna. Instead of iwasan, kasi malay mo, trending lang talaga yung hair color, trending yung favorite band. Diba kasi may mga banda na yes, sumisikat, actually, K-pop, diba? Oo. And then, ang dami kasi mga trending ngayon na lahat tayo gusto natin pare-pareho. So, baka pareho lang yung likes nyo, or you could take it as a compliment and assume na idol ka niya. So, instead of, ano mo yun, yung iset aside mo siya doon, classmate mo naman siya, diba? Kausapin mo na lang siguro. Yes. Kasi parang hindi mo rin siya pwedeng iwasan totally yeah. kasi you guys are classmates. Talagang magkakasalubong kayo, magkakaroon kayo ng group project together. Yeah. Siguro ang akin lang, I have to agree with Ate Karen. Siguro another tip lang is, like, ask a friend if she really is copying you. True. Or do something very unique and try ay, to see kung kukopyahin niya pa rin. Na out diba? Of trend. Oh, na out of trend para malaman mo talaga. And kailangan may kasama kang third person para hindi lang ikaw nakakakita and also you have proof. True. Diba? True. And then starting from there, pwede na kayong mag-usap. So, experimentuhan mo muna. Yes. Mm. Like, try and see. Ito naman next. May ugali ang girlfriend ko na naliligo lang kung lalabas ng bahay. Kaso, work from home siya at bihira lang kaming lumabas ng bahay. Nasabihan ko siya na nababahuan na ako sa kanya at nag-away kami. Ngayong 3 weeks na ako cold treatment, dapat body ko na lang siya pinagsabihan? Oh no! Kasi nakakatawa yung question niya. Yes, actually. Pero ako, kasi the question here is, dapat ba di ko na lang siya pinagsabihan? Yeah, yeah, yeah. Ang sagot ko naman, I think dapat mong pinagsabihan. Kasi at least it came from you na boyfriend ka, na out of care and love para dun sa girlfriend mo. And dapat open kayo sa mga gantong bagay. Dapat kasi nga communication is really the key to any relationship. So at least open ka na, ito yung boundaries ko, ito yung kaya kong itolerate, ito yung mga ayoko. Pero ayun, I think baka ano nagkaroon lang kayo ng problem kasi sabi mo nababahuan ka na. Baka nasaktan siya. Ang wild ng ano no, nababahuan na ako talaga. It sounds very harsh, pero baka nga kasi gusto mo na talaga siyang maligo. Mm. But in fairness ha, syempre nung pandemic, madaming nag-work from home and panliligo nga naman is not top priority. Ba't nag-jowa kayo, di ba? Kaya syempre dapat nandiyan pa rin yung ganda, yung kagwapuhan nyo. Dapat maligo pa rin araw-araw. So, I agree with Kare na, yeah, it's right na you said it, pero maybe the way you said it, that could have been the wrong thing. Ayun. So, there you go. Okay, next letter. Ayan. Ay galing kay JL. Okay. Sabi niya, OFW ako dito sa Hong Kong at nakaipon ng pera pambili ng lupa sa Pilipinas. Inayos ng kapatid ko at para mapabilis ang proseso, pumayag ako na ipangalan sa kanya ang titulo. Tama ba ang ginawa ko? From JL. Oh no!
ba, ang daming nag-aaway dahil sa titulo. Actually, land nga na walang titulo. Ang dami na nag-aaway. Diba? Yung mga illegal settlers, dahil nandun sila for 10 years, pinaglalaban nila yon. Kaya, when it comes to titles or pagmamayari, naku, ang daming away niyan. Kahit magkapatid kayo, magkapamilya kayo, pag iba yung pangalan dun sa papel, may problema ka. Alam mo naman, feeling ko malaki yung trust niya sa kapatid niya eh. And that's not a problem. It's just that, when time will come, na kunwari lang, may kailangan niyang isangla, kailangan niya ng pera, may aksidente, ganun. Hindi mo talaga makokontrol kung anong magagawa or anong mangyayari sa land mo. Yes. Diba? Kasi hindi na sa pangalan mo, wala kang hawak doon. At saka, hindi mo siya pwedeng ipaglaban sa lawyer dahil at the end of the day, binigay mo nga naman yung pangalan doon sa kapatid mo at wala namang resibo doon na ako yung nagbigay ng pera. Walang ganun. So, sorry to say it, JL, it was very wrong of you. Kasi sana lumipad ka na lang sa Pilipinas at inayos mo ng sarili mo para, di ba, ano, wala talagang problema. So, ayun lang, JL. Good siguro luck na lang. Siguro kasi nadadaan tayo paminsan sa, sige na, para mas mabilis, easy, mas convenient. Nagsasabi naman ako ng totoo, pero sometimes kasi, just para magkaroon lang ng tamang sitwasyon na paggagamitan niya ng lupa, ay maaari niya pa rin magamit. Even kahit gaano siya kabait, kahit gaano siya ka-trustworthy, hindi pa rin natin talaga masabi. Lalo na if, for example, mga anak niya ang nangangailangan. True! Or diba? Asawa niya na medyo asyumero. Diba? Yes. So, daming factors talaga. And doble gastos. Kasi ngayon, you can ask na ilipat ulit sa'yo yung title. Expensive. Yes, expensive. So, doble gastos ka. Yeah, yung taxes pa nga lang dun eh. Parang, nagbayad ako na isa pang hectare, diba? Yes. So, we hope for the best na lang. Sana maging honest yung kapatid mo. Kasi, malala talaga pag nakapangalan sa iba. Sana nga tama ang pakiramdam mo with your kapatid. Ayan, maraming salamat sa mga katanungan niyong katropa. At mula sa mga padalang yung mga issue, pumunta naman tayo sa isang katropay natin na naghihintay para ibahagi ang kanyang kwento at katanungan. So tawagin natin ang ating ka-feeling for tonight. Hello, Elvira! Hello, Elvira! Hi, Elvira! Naku, girl talk ata talaga yung mangyayari today. Nga. Alright, Elvira, ikwento mo sa amin yan. Hi, I'm Elvira. I'm 24 years old, so actually, gusto kong humingi ng advice kasi gusto kong umamin doon sa dream guy ko, noong college ako. Ah! Okay. Sige, Elvira. Ah, so, okay, tinatanong niyo kung dapat siyang umamin. Sa dream guy. Yes. Sa college dream guy niya. Naku! Oh my gosh, perfect tayo dyan. Okay, mukhang kakilig-kilig tong kwento mo, Elvira. Yes! Ito, we're so excited. Kaya, ayan, paghahandaan natin yan, Elvira, okay? Mga katropay, bubuin natin ang kwento ni Elvira sa pagbabalik ng Basta Ka-Feeling Ka! Yee! Dream guy!